Ito na mga madam at mga sir, halina't samahan nyo na ako sa pag-update at pag-review dito sa isang area ng kasamahan natin kung saan pinamagatan ko pala itong Enclosed Rock Deposit Layout Assessment 397. Isang dagdag kaalaman na naman ito mga madam at mga sir. Panoorin muna natin ang video sa area nila kung saan inalalayan natin ang grupong ito simula umpisa hanggang sa nasa 23.5 feet na sila ngayon. At napakagandang mga sign ang natamaan nila simula sa taas hanggang sa ilalim. Dahil kung matatandaan ninyo mga katiits, dito pa lang sa ibabaw niyan, ibalik natin ang parting ito sa lalim ng halos 4.5 feet. Nakatama na sila dito ng parang kahon na parang slab type siya mga katiits. At saka sa ilalim nito, nakakuha sila dyan ng seashell na tuway sa lalim ng halos 6 feet under. Pag down nila sa ilalim, magna 9 feet or sobra 9 feet, another tuway na naman or seashell. Pag down nila sa ilalim, nakatama sila ng cement cover. Kung makapapansin ninyo, panoorin natin dito sa video nila ni sir, ang takip na siminto na nakaharang pero nasa ilalim na ito kung hindi ako magkakamali. Bago pa man mag 17 feet, natamaan nila ang makapal na takip na ito. Nagawa siya ng siminto at bloki-bloki ito sa ilalim mga katits. Ibig sabihin, ganito ang pagkalagay ng simintong yun na nakabanig, parang malalaking cube or bloki, nakakamada or nakabanig sa mismong hukay nila, nakasentro talaga. Pag down nila sa ilalim, sinundan siya ng sunog na parang batong sinunog. At ito yun mga katits, pero maliit lang, nakatumpok sa pinakagitna. At pag down nila ulit sa ilalim, sa lalim ng halos 23 feet under, magto 23 na, nakatama na naman sila mga katiits. Tuloy-tuloy lang paghukay nila, nakatama na naman sila ng isang seashell. Pero ang seashell na ito, mapapansin natin, iguhit muna natin bago natin sila mabibigyan ng assessment kung ano ba ang huling nakuha na sign na ito. Pero bago pa man ito nakuha nila, sa ibabaw nito kunti, may takip siya mga katiits. Ayan, magkabila ang takip side by side. Sa ibabaw kunti nito, ang daming maliliit na seashell na binanig sa mismong hukay, nakasentro talaga. Binanigan ng seashell sa lalim ng halos magto 22 feet under, talagang nakabanig ang maliliit na seashell. Napost ko na yon sa napost ko na yon sa mga nauna kong content dito sa YouTube channel ko. Kung nasubaybayan ninyo ang mga post ko dito, nako, makukunan talaga ninyo ng mga simpleng idea. At ngayon dito na sila sa 23 feet under. Bago pa man magto 23 feet under, natamaan nila ang seashell na ito, maliit, nag-iisa. Ang ibig sabihin nito, nag-iisang seashell na maliit na magkabila ang may takip. Search the door. Sinasabi sa sign na ito, nahanapin mo ang pinto. Ibig sabihin, sa madaling salita, dahil pinto ang tinutukoy niya. Ayan o, klaro mga katits, meron siyang side by side na
parang takip. Ayan o, isa, dalawa, dalawa, magkabilaan. Dahil pinto ang tinutukoy niya. Equals takip ang hahanapin sa layer na yan. Suma di total. Pagdaon ninyo sa ilalim. Ito ang natamaan ninyo, sir. Ang pagkasabi mo, nakabanig ang mga batong ito na sobrang tigas at halos pariho-pariho ang laki. Balik natin or ibalik natin dito sa mismong hukay nila. Ang pagkasabi ng huling sign base dito sa sign na ito, hanapin ang pinto. Dahil pinto ang tinutukoy niya, ay takip talaga yan, sir. Wala nang iba. Base sa experience ko naman, madalas ang takip na nilalagay sa ilalim, mga bato talaga yan na kinakamada, hindi magkalayo ng singlaki ng bula ng basketball. Kasi ako man, ulitin ko mga katits, ilang bisis na ako nakabukas ng keep or chamber. Pero dito sa side or hukay nila ni sir, pwedeng ganito ang dimension ng deposito kung saan siya nakalagay sa ilalim. Isang halimbawa lang ito mga katits, base sa kalkulasyon ko na ang layout ng deposito, ganito ang plastada sa ilalim. Mapapansin natin na may mga batong nakakamada sa ibabaw. Tinabunan ang depositong nakabox. Hindi magkalayo, sir. Pwedeng ganito ang pagkalagay ng deposito sa ilalim na inipit ng batong yan. Dahil ang pagkasabi ng huling sign, hanapin mo ang pinto. Search the door. Ibig sabihin, pinto, harang. Wala nang iba. Hindi magkalayo dito sa mismong illustration na ito. Nandito ang box, deposito. Pero kung susukatin natin ang lalim, standard talaga ito, papunta sa mismong depositong yan, 3 feet. Kung hindi man matamaan ang 3 feet, pwedeng mag-adjust ng 4.5 feet under. Sulat natin. Ayan, 4.5 feet under. Malaking posibilidad. Hindi na magkalayo ang mismong deposito na nakaipit sa mga malalaking bato na yan. Dahil nandito na kayo sa mga batong nakabanig sa ilalim na halos sobrang tigas at pinagdikit-dikit, pinagtagpi-tagpi. Yan ang masasabi ko sa mismong hukay na ito, sa mismong site natin na ito. Ayan, ituloy lang ang paghukay papunta sa ilalim. Dahil ganun talaga, sipag at syaga, kailangan talaga yan at huwag mawawala ng pag-asa. Dahil hanggat maaari, nandito lang ako nagagabay sa inyo. Ginagawan ko talaga ng paraan. Base sa mga experience ko, ganun din sa turo ng mentor ko. Hanggat maaari mga katits, ilalabas ko talaga ang aking mga simpleng kaalaman at ipamamahagi ko rin sa inyo para may apply din yun ninyo sa mga area ninyo. Sino bang hindi masaya kung makabingguman? Yan lang ang masasabi ko. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, sa pag-review ng isang area ng kasalahan natin, sana mahanap nila ang target sa area nila at hindi na magkalayo at wala ring madisgrasya. O ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ituloy lang yan, sir, pag down. Sana tama ang mga kalkulasyon kong ito. Ayan, nakatabon ang malalaking bato. Nasa ilalim ang mismong depositong yan. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.